Kakapasok lang, paktay na. Itinuturong hired gunman ni Tevez kumanta na, mga kapatid, sa Senado. So, alabata? Alabata ba to? Alibata? Walang kawala, mga kapatid. Yan ang ating bibigyan ng reaction video ngayon. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na meron tayong bagong reaction video. Huwag na natin patagalin to, mga tol. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Senator Bato de la Rosa uminit ang ulo sa ginawang pagdinig sa Senado. Matapos na personal na humarap sa pagdinig sa Senado, ang pulis na di umano'y kuniktado kay suspended Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Eto si Senator Bato, no? Kahit na senator na siya ngayon, mga kapatid, matagal na panahon na naging pulis yan, kaya yung puso niya nasa kapulisan, kaya nasasaktan yan kapag may mga pulis na nasasangkot sa mga ganito eh. At eto na nga, mga kababayan, Senator Bato de la Rosa na mismo ang nag-inspeksyon sa mga peklat sa katawan ni Police Staff Sergeant Noel Alabata nang di umano'y sinasabing konektado kay suspended Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez. Si Alabata di umano ang itinuturong hitman na nagtangkang kumitil ng buhay sa mga negosyanteng si Jason Ong at Sandy Tinguha sa Negros Oriental noong Marso nakaraang taon. Pero nang laban di umano ang mga negosyante at nabaril si Alabata sa leeg na tinuturong hitman at hinampas di umano ito sa ulo at binugbog, dahilan kaya nadala siya sa ICU. Sa pagdinig sa Senado, giniit nga ng mga nasabing negosyante na konektado di umano si Alabata kay suspended Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez. Pinatutumba di umano sila dahil sa negosyong tosino. Dahil di umano gustong kunin ni Tevez ang kanilang negosyo na tosino. Dahil mayroon din itong negosyong Arnie's Chicken sa Negros Oriental. Parang sa pelikula ko lang napapanood yung mga ganong eksena, no? Pag may kalaban kang negosyo, ipapasarado mo yung negosyo, kaya ano mo yung negosyante, no? Bakit interesado ang silang patayin kayo? Para sa negosyo ata. Kasi si Arnie, Mr. Chair, meron siyang Arnie's Chicken. Tapos gusto niya yung kunin yung ano namin, yung business namin na tosinuan. Iginiit pa nga ni Alabata na wala siyang masyadong maalala. Pero itinanggi niyang pinagtangkaan niya ang buhay ng mga nasabing negosyante. Kwinestyon din ni Alabata ang mga kuha ng CCTV. Kahit na nga sa gitna ng kanyang tama sa leeg at peklat sa braso sa kanyang medical record, ay itinanggi pa rin ni Alabata na nabaril siya. Hindi muna tayong mahuhusga dyan, mga tol. Pero ano sa tingin ninyo? Baka napanood nyo na tong videong to, no? Kumakalat din to ngayon sa iba't ibang social media platform, like for example Facebook, mga tol. Ano sa tingin ninyo dito sa pulis na to? Siya ba'y nagsasabi ng totoo o hindi? Comment kayo sa baba. Pas po ako dito. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko po. Hindi ko na alam kung ano nangyari yan. Kung saan ako napunta, hindi ko alam. Pagkatapos po nangyari ron, sinampas ako, tumbal ako. Ang sabi po, kung nakita ko, binugbog daw ako. Hindi po talaga alam yan. Ngayon po, ang nangyari po, nagtaka ako, doon lang talaga po eh. Dito lang ako ng feel-o-will. Bakit napunta po ako doon sa kanila? Yun ang pinaka-number one na tinanong ko po sa sarili ko. Bakit po napunta po ako doon na may CCTV po? Yung pinalabas sa CCTV doon, hindi yun po ako. Hindi yun ako po yung CCTV. Yung gitamper nila, nagawa sila ng CCTV na sa kanila na yun ang nangyari. Yun ang nangyari ngayon po. Nagtanong ako, bakit ako napunta dyan? Sorry, bakit mag-import sila na gagawa ng replika itatamper yung video niyan in the first place? Nandoon ka, nabugbog ka, nasa ospital ka, napunta ka sa istasyon. Yes po, sorry po. Kaya nga, klawin natin dito. Sige po, yes po. Mag-akusa na gumagawa ng... Yes po, sorry po. Mas uminit pa nga ang Senado. Yes po, sorry po. Nang lumutang sa pagdinig na tumanggi rin siyang magbigay ng kanyang pangalan noon sa mga doktor na gumamot sa kanya nang magkaroon na ito ng malay. Pero kahit ito
ay itinanggi rin niya sa Senado. Parang hindi po totoo yun. Baka hindi po totoo. Kasi, anak ng baka ito, hindi ka sigurado sa gansetun mo. Baka hindi po totoo. Hindi po totoo kasi yung may... Sure ka? Opo. Lumabas din sa pagdinig sa Senado na isang buwan bago siya isyuhan ng warrant of arrest ay agad siyang nakapiansa ng halagang 120,000 pesos. Wow, malaki-laki yun. Ang malaking revelasyon, hindi daw niya kilala kung sino ang nagpiansa sa kanya para makalaya. Hindi ko po talaga alam kung sino yung nagpiansa sa akin. Totoo na 100%. Himala! Hindi ko po talaga alam. Himala! Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam? Hindi po talaga po. Galing sa langit yung piansa mo, dumating doon sa korte. Bigla na lang, boy la. Hindi ko po talaga alam. Labas ka na, wala ka ng kaso, nagpiansahan ka na. Hindi ko po talaga alam po. Pero alam mo, nakikita ako sa kanya mga tol, no? Parang takot na takot siya, no? Talagang alam mo yung parang magkapitpitan na ng itlog, hindi talaga amin kasi alam mo yun, syempre, medyo kung totoong ano siya, no? Kung totoong hired gunman siya mga tol, syempre yung mga boss niya talagang alam mo na nagpapatumba talaga yun. So, nangangalib yung kalagayan niya pati yung syempre pamilya niya, kaya palagay ko nakikita mo sa kanya yung ano niya, yung takot niya, di ba? Kahit ang kasama nitong abogado sa hearing, hindi rin niya alam kung saan galing ang pera. Mm-hmm. Alam mo yung date, pero pagdating sa pangalan, ayaw mong ibigay. Hindi po totoo yan, sir. Unconscious po ako, sir. Ha? Tulo yung natamaan ko. Kahit po, kung ever, pasensya na po, Doc, kung sa sarili mo, masasabi mo yan na conscious po kayo, tingnan mo yung marka sa ulo ko. Lapit po ako na matay, Doc. Alam nyo yan. At bago nga matapos ang pagdinig, pinaside in contempt si Alabata dahil sa di umano'y tinawag nilang selective memory nito. Mm-hmm. Sa kaugnay pang balita, muli namang humarap sa pagdinig sa Senado ang pamangkin ni Governor Digamo na si Mayor Fritz Diaz. Aniya, October ng taon, nang i-report nila ng gobernador sa mga pulis ang isang isabong operasyon sa kanilang probinsya kung saan si suspended Negros Oriental Congressman Tibes Di Umano ang nagpapatakbo. Ooh. At nauwi nga ito sa raid. Mm-hmm. Kaya tingin ni Diaz, ito Di Umano ang dahilan kaya itinumba si Governor Ruel Digamo. Mm. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, wala na atang mapagkakatiwalaan ng mga pulis. Karamihan, kadikit na mga politikong halang ang kaluluwa. So sad, former PNP chief, harap-harap ang pinagluloko ng isang police sergeant. Yun nga na mga tol, no? Dahil nga dito medyo mababa ang moral ng ating mga kapulisan dahil sa nangyayari ngayon. Tapos yung iba, 'di ba, nasasangkot na may mga cover up doon pa sa kaso ni Mayo, 'di ba? Pero dito sa comment naman ni Valmanes, hindi naman 'no, hindi naman lahat mga kapatid. Marami pa rin ako, naniniwala ako personally, marami pa rin ang mga matitinong alagad ng batas mga tol. Kahit na alam ko sa inyo marami din kayong duda, pero alam ko nasa isip nyo marami pa rin naman na mapagkakatiwalaan. Nag-a-agree ba kayo dyan mga tol? Comment nga kayo sa baba. PNP chief, harap-harap ang pinagluloko ng isang police sergeant. Anong klaseng batas meron tayo? Hindi selective memory tawag dyan. Professional or trained witness liar ang police na yan. Aided by counsel, nasan ang legal ethic? Halatang sinungaling si Alabata, may tinatago. And quote, meron ka tinatago, Mr. Alabata? No, sir. Ha? Panoorin natin. Si Kanujan. Hindi, sir. Magsinta po ako, sir. Pwede, sir. Huwag mong hintang. Mr. Chair. Ready na si Jinggoy, si Senator Jinggoy mag-contempt sa'yo. Sige ka. Ha? At nagsasawa na yan sa site in contempt ng police dito. Mapupuno ng police yung aming kulungan sa baba. Yes, sir. Staff Sergeant Alabata? Yes, po, sir. Yes, po, sir. Sino yung kausap mong watcher o kasama mo sa loob ng kwarto? Pwede i-focus dun sa police kasi hindi ko nakikita reaction. Yes po. Actually po sir, hindi ko po ito matatanda. Technical, excuse me, Senator Jinggoy. Paki-focus yung camera dito kay Sergeant Alabata. Yan, okay. Ayan. Okay. Yes po sir, hindi po yung nangyari po kasi sa akin po sir, dito po, biyak po yung ulo ko po. Mm-hmm. Tapos kung ang tinatanong ko, Sergeant Alabata, sino yung kausap mo na kasama mo sa kwarto, yung kumpanyan mo? Hindi ko na po matandaan po.
Watcher mo, yung watcher doon sa ospital. Watcher mo. Yung nag-alaga sa'yo. Kasi sabi ni doktor, narinig pa kayo ni doktor na nag-uusap. So, ibig sabihin, you were conscious at that time. Hmm. Hindi po. Sino yung kausap? Kung may po, itandaan ko po kung sino yun po. Kasi actually po, hanggang ngayon po, actually po, sakit pa rin yung... Ay, sige kang po-po dyan. Sige kang sa ulo mo. Sorry po. Ay... Sorry, sir. Anak ko. Huwag mo kaming bilugin dito. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Kapit. Yeah, sabihin mo lang ang katotohanan, Sergeant Alibata, ha? Yes, sir. Kasi gusto natin malaman ang buong katotohanan dito sa hearing nito. Yes, alam mo, kawawa naman yung chairman namin. Araw-araw na nag-hearing. Halos hindi na kumakain, halos hindi na natutulog yan. Mm-hmm. Kaya gusto natin malaman yung buong katotohanan at para matapos na ang hearing na ito. Kaya magsabi ka lang ng buong katotohanan, ha? Yes, po, sir. Or else, baka gumaya ka rin sa pulis kagabi. Kaya magsalita ka na ng totoo. Yes po, sir. Ha? Okay, sino ang kasama mo? Sino ang kausap mo? Sa kwarto, pagkatapos ka operahan ni doktor. Dahil sabi nga ng doktor, you were already conscious and narinig niya ang mga conversation ninyo. Mm-hmm. Yes, sino ang tao ang kausap mo? Pasinta na po, sir. Pwede ba i-focus yung camera doon sa ano? O sige, game. Babae ba or lalaki yun po? Kayo, baka yung cousin babay, po. Babae ko. Yung doktor, kasi... May nakapunta doon na isa, lalaki. Parang nagbigay lang. Hindi, tanungin natin si doktor, Doc. Sino ba ang kausap niya? Babae? Female? Toliru siya, no? May kita mo dun sa kilos niya, toliru siya eh. Kasi ikinikwento niya lahat ng pangyayari. Naglalakad siya dun sa may fuel ba yun? May pumalo sa kanya. Detalyado, pati oras eh. Pero dun sa iba, hindi niya naaalala. Kaya may tinatawag nilang selective memory. Kasi kung ano lang yung gusto niyang alalahanin, yun lang yung naaalala niya. Yung iba, talagang, alam mo na, yung ayaw na nang sabihin. Male. Most of the time, it was a female watcher who comes in and takes watches over the patient. Mm-hmm. Okay, wala siyang regular watcher, Doc? He has a regular watcher. A regular watcher who comes in, who takes care of him. And sometimes... Nakatulog doon? Ano po, sir? Is she sleeping there in the room? We always require a watcher 24 hours a day so that... Yes. She stays beside the patient. All right. Staff Sergeant Alibata. Yes, sir. Babae yung kasama mo. Sino yung babae? Nagkabantay sa'yo? Dalawa po ang masasabi ko po. Hindi ko lang po kung sino po sa kanila, si Mrs. or yung cousin ko po na babae. Hindi ko po talaga kwan po kasi... Yung sige po... Kasin ko or misis ko po. Hindi ko walang... Kasin mo o misis mo? Pasensya na po kasi... yun po, misis ko po or pinsan ko po. Yun po, hindi ko po kan po talaga po. O ngayon, meron ka na, pinsan na. Pinsan, kanina, hindi mo alam. Ngayon, pinsan na. Dandahan nang lalabas yung katotohanan dyan. Yes, sir. Sino yung mas laging nakabantay sa'yo, misis mo o pinsan mo? Hindi ko po kanino ka madalas, sino madalas mo kausapin? Misis mo o pinsan mo? Misis o kasin tahan? Kasin... Kasi, actually po, Senator Jinggoy, I'm sure, dalawa tayong senador dito, pinaikot-ikot na lang tayo dito, isang sarinto. With your permission, tanungin ko lang si Doktor. Doc, ang question naman dito is, about the gunshot wound niya. Sabi niya wala daw siyang tama. But your record says that mayroon siyang gunshot wound sa leg. Yes po, sir. Oh, dinay niya. Kasi nawala na yung scar niya dito. Pero yung exact wound niya dito, andito. Per your record. Ha? Oh, so tapos ang nakakuha natin dito. So dinay mo ngayon na hindi ikaw yung nasa hospital? Yung ba ibig mo sabihin? Hindi po ako nagsabi nun po. Yung nasa hospital po, actually po, if medical po, if ever makapal ko po, ako po yun. Nagsabi na nga po ako yung nabugbog, ako po yun. Oh, ikaw ba talaga yun? Yes po.
About po sa gun cellphone po, pasensya na po. Ang sabi niya dito, tapos lumabas din po dito, eh parang hindi po totoo yun. Baka hindi po totoo. Ano? Po, anak ng baka, ito hindi ka sigurado sa gun cellphone mo. Baka hindi po totoo. Hindi po totoo kasi yung may... Sure ka? Opo, kasi pang kutsilyo pong nilagay po dito. Pakitaan ka. Pakitaan ka ng medical record ngayon ni doktor. Ha? Pakitaan ka ng medical record. Sige, dinay mo, gun cellphone mo. Pero nakita natin kanina yung exit wound mo dito. Pero yung entry wound, hindi makita. Ay, yan ang kiniklaim mo, nawala kang gun cellphone. Pakita natin yung record. Yes, yes, Doc, during the incident and may last, it depends on the recovery of the patient and the degree of injury to the brain. So, what is your prognosis? Actually, his prognosis is good. Nagkaroon ba siya ng temporary amnesia during his stay? It is possible. As a medical specialist. Possible. It is possible that he can forget the incident. What really happened, what really transpired, all the events that happened during the incident. Mm-hmm. And we cannot have assurance of when the memory will come back. Mm-hmm. Okay. Doc, magalang galang na po. What is your field of specialization? I'm a general surgeon, but I am also trained in the head trauma because I was exposed during my training. All right. Thank you. Thank you, Senator Jinggoy. So, hindi makita yung entry wound, no? Pasukan ng bala pero exit nakikita, no? So sabing ganun din doc na posible nga na maapektuhan yung utak, no? Kaya ganyan yung kilos niya ngayon. Doc, pwede malaman kung sino nagbayad ng kanyang medical, kanyang hospital bills? Yun. Actually, this patient was declared as a inmate because he was at that time. So for a government hospital, automatic charity yung patient basta inmate. So yung hospital bill walang bayad. So charity. Basta inmate. Okay pa pala yung mga inmate, no? Sa pagkakaalam mo, sino yung bumibisita sa kanya? If I'm not there during the whole time, but during the early days of the hospital stay when he was still at the surgical intensive care unit, there are two policemen who always ask for an identification for persons coming in to visit the patient. And I believe those men can still see the ID of the visitors. Sino yung mga police na yun na pupunta? I think the former chief of is the one who assigned the police detail at the hospital. Sino? I don't know the police officers detail at the hospital, but there are two police officers assigned there 24/7. Nagagwardya? Yes, sir. So taga-police station yun para secure siya at hindi siya makasibat. Yes, sir. Dahil wanted siya sa isang kaso. Yes, sir. Akusado siya, so binabantayan siya. So sino yung mga police na yun? Wala dito. Yes, wait. Are you asking if there are visitors? Yes, there are visitors who come to bring supplies to the watcher, food. There are a number of persons coming in and the police usually ask for the identification of these people. Alam ng mga ng police yun kung sino yung mga tao na yun. Mm. Anyway, dito tayo na naubos yung oras natin sa'yo, Sergeant Alabata. Mamaya na lang pag lumabas yung sa pinadok, i-present natin yung medical certificate mo, ha? Para ma-confirm natin yung kanyang dinideny na wala daw. Mm-hmm. Wala daw. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa balitang napanood natin mga tol? Ito yung mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media mga tol. Lagi natin ito napapanood sa mga video mga kapatid. No? So anong masasabi ninyo? Pwede kayo magbigay ng inyong komento, inyong palagay. Ito bang pulis na ito ay nagsasabi ng katotohanan o talagang meron siyang pinagtatakpan, pilit na itinatago mga tol? Comment kayo sa baba at pag-aralan at pag-usapan natin yan sa susunod. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out!